So what's up mga ka-MM, Kuya M in the house, at nagbabalik. Alright, so for today's video, ayusin natin yan. For today's video, ipapakita ko sa inyo yung tatlong sapatos na pinakamura na nabili ko noon, plus isang sapatos na mura din pero hindi ko pa siya nasusuot. Okay, yung tatlong sapatos na yun nasuot ko na kasi dati pa yun eh. So mag-unbox tayo ng isang sapatos and then tatlong sapatos ipapakita ko sa inyo and sasabihin ko sa inyo kung bakit mura. Okay, so mapapansin nyo ang ganda ng shades ko, diba? So thank you sa nagbigay, the best. Okay, so eto na, sneakers unboxing. At ayun na nga, oh. So eto na, first sneaker na pinakamura na nabili ko noon. Okay, Adidas Run ATS Gray. Okay, so kung mapapansin nyo mga ka-MM, sinuot ko na siya. So siguro 2 or 3 times ko na siyang naisusuot. Tanggalin ko nga muna yung aking salamin. Yan. So 2 or 3 times ko na siyang nasusuot. And iikot ko sa inyo. Okay, so yan, ikot ko sa inyo. Huwag nyo na akong tingnan. Ito na lang sapatos. So kung mapapansin nyo yung colorway niya, meron siyang gray. Okay, meron siya ditong parang typical na ginagawa rin ng Adidas, no? Tapos kung mapapansin nyo yung sole niya, may nakalagay na cloud foam. Yung sole niya, cloud foam. And dito meron siyang gray na Adidas na nakalagay. Tapos meron siyang parang green, green, light green, hindi ko maano pa, pero gamusa. Tapos meron siya dito yung sa back niya, meron siyang parang rubber na parang, hindi ko alam kung plastic, hindi ko alam kung anong tawag, pasensya na kayo ha. Okay, pero ang ganda, alam nyo guys, masarap siyang gamitin, diba? Nung unang nakita ko to, akala ko nga collaboration ng Adidas tsaka Transformer. Kasi kung mapapansin nyo, parang Transformer yung dating, yung style niya. Yung lining, yung tongue niya, tapos yung lace niya kulay gray. Tapos meron siya ditong kulay green din. So, tumutugma dito. Okay? So, yan. Okay. So sinuot ko na po siya, matagal ko na siyang binili and 2 or 3 times ko na siyang nasusuot. So guys, ang presyo nito, binili ko lang to ng $29. Okay, so ang, kung hindi ako nagkakamali, ang presyo nito dati ay nasa $80, but nag-release ang Adidas noon ng unang release nila nito sa Adidas, ang unang price nila is $100 and then bumaba ng $80 and nagkaroon ng 70% discount or 75% discount, kaya nabili ko lang siya ng $29. Yun. Okay, so $29, legit po to ha, hindi po to fake, original po to. Adidas original, sa Adidas ko binili. Kung napapanood niyo yung video ko dati doon sa Adidas, pinuntahan kong Adidas. So ito yon, Adidas original. Okay? So next tayo. Maraming mga
sale sa Adidas ngayon, pero eto hindi ko na siya nakikita. So ano siya, nasa family siya ng mga tubular, yung Adidas tubular. Okay? So ang tunay na price nito nung nakita ko sa internet. Sabihin ko na sa inyo na ang tunay na price nito ay nasa 120 to $125 dati nung unang release. And then bumagsak siya ng $85 to $100. Okay? So, meron akong Adidas Tubular Doom Sock Prime Knit Khaki. Okay? So, ito siya. Adidas Tubular Doom Sock Prime Knit Khaki. Okay? So, try nyo, i-check nyo ulit kung magkano ngayon to. Marami siyang colorway. Kasi ang Adidas, actually, different colorways, different price. Okay, so pakita ko sa inyo. Naisuot ko na rin, kaya kung mapapansin nyo, napakadumi. Actually, yung sole niya sobrang dumihin dahil sobrang puti. Okay, binili ko rin siya long time ago, kasabay nung Adidas Run 80 Gray. So, binili ko siya. Halos magkasabay lang. Ito naman, khaki lahat. So, kung mapapansin nyo, ito yung pinakamaganda sa Adidas Tubular palagi. Meron siyang ganito, Adidas Tubular. Diba? Hindi ko alam kung bakit nila nilalagyan ng ganito. Pero napakaganda. Kung mapapansin nyo yung tela niya, diba? Khaki na. Parang, maano siya eh. Maganda, masarap siya sa paa kung tutuusin. Napakasarap niya sa paa. Kaya madalas ko din siyang isuot. Actually, itong mga Adidas na to, eh, ginagawa kong pang once a day or twice. O once, like twice a week kung sinusuot. Ganun. Depende sa mood. Okay, so makikita nyo yung Adidas niya. Parang gamusa. Okay. Maganda to pang forma. Lalo na kapag naka, ano ka, naka jogger pants ka. Yan. Okay. Pangit lang siyang isuot. Para sa akin. Pangit lang siyang isuot kapag naka-short ka. Gawa nito. Gawa nung tang niya. Pangit talaga. Ewan ko. Basta hindi maganda. Napapangitan ako. So, ito na. Yan. Iniikot ko lang sa inyo, guys. Katulad ng dati. Ikot-ikot lang tayo. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga collection ko. Diba? Yan. Para meron kayong idea sa susunod. Guys, ang Adidas, every year naglalabas sila. Yeezy, Tubular, Cloud, Energy, naglalabas sila. Yan. So, dalawa. Okay. Siyempre, sinabi ko yung presyo nung dati. Nabili ko siya ng 29 pesos. Damn! Sorry. $29. Sorry. Tao lang, nagkakamali. So, nabili ko siya ng $29. Kaparehas ng Adidas Run. Okay. Okay, next tayo. Next tayo, ha? Mine lang, mine. De, joke lang. Ang susunod ay ang Adidas Energy Cloud 2 Masculino. Masculino. Ewan ko anong tawag nila doon. Ito. Ayan. Ayan. Ganyan natin. Yung katulad ng ginagawa ko. Ayan. So, ito naman. Ang colorway niya ay blue. Pagdating sa pinaka-toe niya, parang nagfe-faded na yung ano niya, yung pagiging bluish niya na nagiging white na. So parehas yan. Okay. Yan. Maganda siya, guys. Maganda siyang tignan, lalo na kung yung bagong bili mo. Kasi nung binili ko to, excited kong isuot, kaya isinuot ko kaagad. Ang nangyari, nung isinuot ko, kagagaling, kumbaga katatapos lang ng ulan. So, wala, naisuot ko na, kaya yan. Dumihin lang din, gawa ng sole niya. Cloud foam. Dumihin lang din. Medyo nilinis ko na nga eh. Pero madumi pa rin. Alam, diba? Alam nyo na.
Ito lang yung pinaka nakakatakot dyan kasi parang madaling masira. Plastic. Pero okay lang, hindi naman. Kapag sinusuot ko, okay naman siya. Masarap din siya sa paa. Pwede siya sa jogger pants, pwede siya sa pantalon, at pwede rin siya sa short. Okay. Ganda. Okay. Ang original price nito ay... At ayun na nga mga kaibigan. So mga ka-MM, pasensya na kayo kasi medyo nakat yung video natin dahil naglobat yung ginagamit kong GoPro. So proceed ulit tayo dun sa pinaka main event ng unboxing na to. Okay? So pinakita ko na sa inyo yung tatlong sapatos na napakamura. And I think yung last na sapatos, hindi ko na ibigay yung presyo, pero ang price nun ay $19 lang. So yun yung pinakamurang sapatos na binili ko noon. So $19, okay, napakamura. So ito na yung susunod. Kung natatandaan nyo, dun sa top 10 na sapatos or top 10 sneakers na favorite ko, kung natatandaan nyo yung Adidas Propeer. So meron akong dalawang Adidas Propeer. Isa yung olive at isa yung black na colorway. So yung black na colorway, na andito siya. Ayun siya. So yun yung black na colorway. Okay. So ito yung black na colorway ko. All black Adidas Propeer. So hindi ko na siya pinakita sa inyo kasi medyo madumi na. So yan yung all black na Adidas Propeer ko. Okay. So ito, ang price nito ay umabot siya ng siguro mga 150 yata noon. Hindi ko na matandaan kasi noong unang lumabas tong all black, so medyo mataas yung presyo na. Naging 190, then bumaba siya, naging 170, and then 165, then pinaka last is 150. And binili ko siya ng 120 dun sa kasama ko dati sa gym. So ito yung pangalawa kong Adidas Propeer. Okay. Alright, so balik tayo. Bakit Adidas Propeer? Okay. Merong isang vlogger, so hindi ko nababanggitin. So meron siyang Adidas Propeer, and first time na narinig ko sa kanya or napanood ko yung vlog niya, sabi niya mabigat, and sabi niya parang hindi siya komportable. So nung nagkaroon ako ng Adidas Propeer, para sa akin okay yun. Okay yung yung pagiging bigat niya, and komportable naman. Masarap sa paa para sa akin. Okay? So, ito na yung pinaka last na sapatos na pinakamura. Okay? Siguro may idea na kayo bakit Adidas Propeer. So, ito siya. Okay? At kung mapapansin nyo, meron siyang Propeer. So, it means Adidas Propeer. Ito! Ito! Okay. Tsanan! Okay. So, ito siya. Kung mapapansin nyo, ibang-iba dun sa Adidas Propeer. Dun sa dalawang Adidas Propeer ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ibang-iba siya. Bakit? Kasi dun sa dalawang Adidas Propeer ko, wala siyang ganito na Adidas Propeer. Okay? And, dalawa yung colorway niya. Isang white sa sole at isang black dito sa buong sapatos. Pero parehas na parehas lang siya.
kung tutuusin. At ang ilalim niya ay kulay pink. Okay? So, ayan. Ayan yung Adidas Propeer. Alright. Okay. So, ayan. Makikita niyo yan. Iniikot ko na lang. Tingnan niyo na lang. Search niyo na lang. Diba? Ayan. Okay. Ito yung isa niya. Okay. Yan. Diba? So, regarding sa price, so ang price niya ay $134. Okay. So ano siya? Adidas Propeer Black Carbon. Carbon. Black Carbon. Okay. So may Propeer siya dito. So ang price niya is $134. At syempre tatanungin nyo, kasi nga pinakamura eh, cheapest. So ang pinaka ito yun yung pinakamura. So nabili ko lang siya dati ng $39. Okay? So $39 lang siya compare sa $134. So napakalaki, almost 75 or 70%. 'Di ba? So 'yan, $39. Okay? 'Yan. 'Di ba? All right. So that's it for today, guys. So bago ang lahat, bago tayo magtapos, shout out muna ako, okay? Shout out. So, what shout out? Shout out. Shout out kay Dolls Apparel Pre-Love Items. So, Facebook page po 'yon. Bisitahin niyo yung Facebook page niya, Dolls Apparel Pre-Love Items. I-like niyo po, and then marami kayong makikita doon. So, sa mga girls to, sa mga girls. So, kung mahilig kayo sa mga short shorts, sa mga off-white na short or mga blouse or mga trending na damit ngayon, so makikita nyo po dun yun sa page niya. Okay, ilalagay ko sa description ko yung Facebook page niya, and mapapansin nyo naman, makikita nyo naman sa screen. And shout out din dun sa YouTube channel ni Hans and May. Okay, shout out sa inyong dalawa, couple sila. So 999 subscribers, so isa na lang, congratulations sa inyo, at malapit na, isa na lang. So shout out sa inyo, at shout out din sa 238 subscribers ng Kuya M Vlogs. So konti na lang, konting-konti na lang, mga ka-MM, at malapit na tayo road to riches tayo, mga ka-MM. Shout out din sa lahat ng sumusuporta. Okay? At syempre, shout out sa bashers ko. O, di ba? Hindi pa sumisikat si Kuya eh, may mga bashers na. Okay lang 'yan. Mas magandang mag-bash kayo ng mag-bash para mas lalong sumikat ang Kuya M Vlogs, okay? So, kita-kita ulit tayo, guys, sa susunod na video. 1,000 pesos, tuloy-tuloy tayo dyan. Sneakers giveaway, tuloy-tuloy pa rin tayo. Abangan nyo, susunod na vlog ko or sa mga susunod pa, dun ko i-announce. So, merong mamimili talaga. Okay, meron akong tagapili kung sino yung makakatanggap ng 1,000 pesos. Hintayin nyo lang. Okay, hintayin nyo lang. Mabilis lang yan. Malay nyo, bigla ako kayong tawagan or bigla akong mag-message sa inyo sa Facebook. I-add nyo po ako sa Facebook. I-like nyo po yung page namin, Kuya M Vlogs. So, para updated kayo sa lahat, okay? So, kita-kita ulit tayo, guys. Peace and God bless. Peace!